friends, welcome to my channel. It's Mommy Val again. Today, sharing to you another video on how to cook salted shrimp with coconut milk. So, these are the ingredients. We have the garlic, the shrimp, the spring onion, garlic, ginger, coconut milk, salted egg yolk, pepper, butter, and the olive oil. Okay guys, ang una nating gagawin ay syempre igisa ang salted egg yolk sa olive oil at saka butter. Pero unahin natin igisa yung iluto yung bawang ng kaunti para maging konting-konti lang naman na brown, and then ilagay din natin isabay yung ginger, tapos kasama na yung butter pati yung sili yan at saka yung luya o ginger. Ngayon haluin natin ng maayos hanggang matunaw yung butter at maluto na rin konti yung bawang at saka yung sili para manuot, no, sa mixture ng bawang, luya, at saka yung butter. Pagkatapos ay idagdag na rin natin, idagdag na natin ang 4 na piraso na salted egg yolk. Yan. Salted egg yolk is itlog na maalat, no? Yung pula niya. Yan. Yan ang salted ay ang itlog na pula. Okay, haluin natin hanggang matunaw ng gusto at maihalo ng mabuti doon sa mga naunang ingredients, yung bawang, luya, sili, butter, no? Para maging masarap siya. And then pagkatapos niyan ay idagdag, hinaan lang natin yung apoy, tapos ibuhos na natin yung gata kapag okay na yung halo doon sa itlog na maalat. Okay? Pagka naging brown na konti, lagay na natin yung gata. Yan. Yung kakang gata lang yan, nakakang gata. Unang piga ng gata. Yan. So, nakita, ihalo natin mabuti yan para yung itlog na maalat ay talagang tunaw na tunaw. Yan. Tapos, unti-unti rin natin ilagay yung gata para nakikita natin kung tunaw na nga yung itlog na maalat. Yan. Okay? Kapag tunaw na lahat, nakikita nyo naman na tunaw na lahat, ibuhos na natin yung buong isang nyug lang yan, no? Isang kakang gata ng isang nyug. Yung halagang 30 pesos lang. Depende pala sa dami ng hipon na gagawin nyo, no? Ang yung hipon na iluluto namin ay 3/4 lang. Hiniwalang 1 kilo. 3/4. Pero katamtaman yung laki, no? Malalaki para masarap. Mas malaki pa sa daliri nyo. Okay. So, hayaan natin na kumulo ang gata. Tapos, templahan na rin natin ng patis. Mga 2 kutsara para maging malasa siya. No? Patis, kahit anong klaseng patis, pero Lawrence patis yung nilagay ko. Okay, tapos tikman natin kung okay na yung alat. Yan, dagdagan natin kapag kulang. Huwag naman masyadong maalat para pati mga senior makakain. Okay, so ganito lang yung aking pagluto dito. Yan. Tapos, dagdagan na rin natin ng paminta at saka garlic powder.
Kapag meron lang naman kayong garlic powder, pag wala, edi wag na, yun lang paminta kasi sigurado naman hindi kayo mawawalan ng paminta. Tapos, isa-isa na natin ilagay yung hipon para maayos. Huwag natin ibuhos ng buo kasi hindi sila maging maayos ang pagluto. Mamaya, nakabaluktot o kaya naputol yung ulo. Yan. So, isa-isa natin ilagay. Yan. Kita nyo kung gano'ng kalalaki yung hipon. Kaya 3/4 lang yan. Kasi konti lang naman kami. Apat lang kaming kakain yan. Yan. Gusto ko lang i-share sa inyo din kung paano magluto ng ganito. Salted shrimp with coconut milk. Okay? So, yan. Ganyan. Iayos natin para hindi magkandatanggal yung ulo. Okay. Kapag tapos na, kukunin natin yung sabaw konti, lagyan natin sa ibabaw yung mga hipon na hindi hindi nakuha ng mga yung gata para malagyan yung ibabaw. Tapos, hayaan natin kumulo ng mga siguro 5 minutes. Kulo na agad yan. Yan. Yan na. Kumukulo na. So, medyo ihalo natin ng konti. Huwag natin masyadong lutuin yung hipon kasi kapag niluto mo kaagad yan, ay nang matagal yan, makunat. Hindi magandang balatan. Okay? So, pagka naluto ng ganyan, after 5 minutes, pwede na natin baliktarin para yung kabila naman ay maluto. Okay, so 5 to 10 okay? Minutes. Another 5 minutes. Tapos, pwede na natin alisin itong mga hipon na to. Okay. I-set aside natin. Set aside muna natin sa isang lalagyan kasi medyo yung sabaw ay kailangan maging sticky muna, no? O maging thick. Yung malapot. Lalapot na siya ng konti. Huwag naman lapot na lapot para hindi matuyuan. So, bayaan lang muna natin na lumapot yan. Kapag ka malapot na, ready na natin ihalo ulit doon sa sinet aside natin na hipon. Okay. Yung sauce lang yan, masarap na. Kasi parang yung ginawa ko dati na ano, yung sweet chili shrimp. No? Sweet and chili shrimp. Yan. Okay, so malapot na, lagyan na natin yun sa shrimp na inahon natin kanina. Okay? Yan, wow. Sabaw pa lang. O kaya sauce pa lang, di ba? Masarap na. So, ganyan lang guys ang magluto niyan. Tapos, pwede na natin siyang lagyan ng garnish. Yung spring onion, ilalagay natin sa ibabaw para magmukhang napakasarap talaga. Okay, so ayan na guys. Okay, tasting time. So, ako hanggang isa lang eh, kasi, ano, tawag doon? Siyempre, majonda na lola nyo, kailangan tipid-tipid sa shrimp, mataas sa cholesterol. Hindi, wala lang talaga. So, eto, taste ko ngayon to. Sarap. Favorite ko ang sauce din nito. Parang sa sweet chili sauce na shrimp. Yan. Op! Sarap! Parang nandirig. Ang sarap! Sarap! Pero isa lang kasi lola nyo ay 64 na.
Ito, mga ano lang. Tarap. So guys, try nyo to. Talagang masarap. Thank you for watching.